Lang Flash. Hi guys, welcome back to our channel. Alam ko guys, ngayon sa topic natin ngayon ay maraming makaka-relate sa inyo. Sino ba sa inyo ang mga fangirl at mga fanboy ng mga artista? Magkikuntuhan tayo ngayon guys tungkol sa kapag pa-fangirl or pagpa-fanboy. Kayo ba guys, fan kayo nino? Sino yung mga idol na idol nyo talagang artista? Kami kasi sa pinapasukan ko ngayon, since nagtatrabaho ako sa isang TV network company, madalas talaga kami nakakakita ng mga artista. At sa totoo lang guys, noong unang taon ko dun sa pinapasukan ko, as in super fan girl talaga ako. Pag naglalakad talaga ako, yung cellphone ko, pag may nakita akong parang naka-shades, artista na agad yun sa akin. I-open ko na talaga yung camera ko, tapos kahit hindi ko pa nakikilala kung sinong artista yun, i-open ko na yung camera ko, tapos pag dumaan, pwede pong magpa-picture, ganun. Kaya nung pumasok ako kasi ako dun, ang fan na fan talaga ako ni Ronnie Alonte, tsaka ni si Sara Labati, tsaka si Liza Soberano. Yan yung mga gustong-gustong makita dati talaga. Tapos, ayun, nung bago pa lang ako doon, as in, pag naglalakad ka sa hallway, pag... Actually, hindi naman ako talaga ganun kahilig sa artista dati. Pero, parang nag-active lang yung pagpa-fangirl ko. Kasi, syempre, nakikita mo na sila eh. Alam naman, papalampasin mo pa ba yun? Pag nakita mo sila, syempre, parang... Siyempre sa TV mo lang sila dati nakikita, tapos nakikita mo na ngayon ang personal, papalampasin mo pa ba? Siyempre, magpapapicture ka na sa kanila. Tsaka, maano ka talaga, parang halong-halo yung emosyon mo eh. Kasi parang excited ka, tapos parang nahihiya ka rin lumapit kasi nakaka-nervous. Baka kasi tanggihan ka, hindi magpapicture o kaya... lalo pag fan na fan kayong feeling na gusto mong lumapit. Pero, basta hindi ko mapaliwanag eh. Pero alam ko yung mga nagpa-fangirl dyan, yung super fan, naiintindihan nyo talaga yung gusto kong sabihin. Yung gusto mong lumapit, yung sobrang excited ka. Pero pag nandiyan na parang mag-freeze ka, parang hindi ka makapaniwala kasi. Nung mga unang buwan ko doon, ang una ko talagang nakita dun na nakapagpa-picture talaga ako. Si... Ay, hindi pala. Si... si Ann Curtis! Si Ann Curtis talaga yung una dapat na picture ko na meron ako nun. Kasama ko nun yung mga friend ko. Yung friend ko na yon, as in shock na siya kami. Pagdaan namin papuntang cafeteria, nakita namin si Ann Curtis. Tapos, uy, cellphone mo, ganyan, papicture tayo, ganyan. Tapos, yung cellphone ko noon, yung sira akong cellphone, yung antagal-tagal bago mo mabuksan yung camera. Tapos, nagtuturoan pa kami kung kanyang cellphone yung gagamitin. Tapos siya, kanina yung cellphone yung ginamit namin. Basta saktong-sakto din, sabi namin, and gorgeous, papicture naman. Saktong-sakto, pagpicture namin, nalobat siya guys, na empty battery. Tapos, hindi namin sure kung nag-save o hindi. Ba't namatay? Ganyan. Tapos, hindi namin sure kung na-save ba yun. Tapos, pagdating namin dun sa working area namin, charge namin kaagad. Naghanap talaga kami ng mapag-charge yan. At pag-open namin, guys, hindi siya nag-save. At kami ay nagsisihan, syempre. Tapos, si Ronnie Alonte, ayun talaga yung fangirl talaga ako niyan dati. Nagkaroon kami ng unang picture niyan, year 2015, bago pa lang din yung hashtag yon. Ito yung first picture namin, guys. Yan, ang aming first picture. Payat pa siya dyan, tapos bago pa lang yung hashtag niyan. Tapos yung buhok niya dyan, yung style ng buhok niya parang tayo-tayo. Madalas yung sabog-sabog na yung sabog-sabog na kalat-kalat lang, tapos mahaba, medyo mahaba yung buhok niya, ganun. Tapos,
ano, ang bait, ang mabait, mababait yung hashtag na yan. Tapos ang kasama niya nun si Jameson, si Tom, ayan. Tapos nung mga time na yun talaga, as in, lahat talaga ng palabas, pag may concert sila, nanonood talaga ako nun. Tapos, yung first concert ng hashtags, yung first concert ni Ronnie Alonte, ayun, nakapanood ako niyan. Tapos pag may movie sila, tapos kung ano pa nga yung product na minomodel niya, bumibili talaga ako nun. Yun talagang ginagamit ko. Super fan talaga ako niya ni Ronnie Alonte. Tapos, yun, madalas ko siyang makita nun kasi nasa showtime pa siya nun. Ngayon kasi busy na siya eh. Nagtitaping yata sila ng James Pat. Ay, James Pat and Dave. Tapos, ayun na nga guys. Tapos, ano, pag kunyari may production number yun sa showtime, talagang inaabangan ko talaga yun. Talagang kalalo pag Sabado, tapos nasa bahay ako. Pag alam kong si Ronnie Alonte yung magpo-prod, nanonood talaga ako yan. Talaga, inaabangan ko talaga yan. Tapos, syempre, madalas kami magkaroon ng picture. Tapos, alam niyo ba guys, yung madalas kayong, madalas nyo naman na siyang, wala yung katulad ni Ronnie Alonte, madalas ko naman na siyang makita. Tapos, madalas nakakapagpa-picture ako sa kanya. Tapos, dumating yung point na ang dami ko ng picture sa kanya. Tapos, parang sabi ko sa sarili ko, ay, pag nagkita siguro kami na ito, parang hindi na ako ma-excite. Yung parang, ay, ma-excite ka pa din, masaya ka kasi makikita mo yung idol mo. Pero yung parang hindi ka nang magpapa-picture kasi siyempre ang dami-dami niya ng picture. Pero pag nandun ka na sa point na nandyan na ulit, masasalubong mo ulit, hindi mo matitiis na hindi magpa-picture guys. Kasi nga, fun ka nun. Tsaka, ano, siyempre, parang iba yung suot niya nung araw na yun, iba yung outfit niya nung araw na yun. Parang, ano, gusto mo talagang magkaroon ng iba-ibang picture sa kanya, iba-ibang mood, iba-ibang yung mood, iba yung suot niya, iba yung aura niya, yung ganun. Parang compilation, kasi nga, idol mo yung tao. Ito pa, isa pa namin picture ni Ronnie Alonte. Yan. Sobrang bait niya, as in, siguro sa pagpa-fangirl ko sa kanya lagi, natatandaan na rin ako niyan sa mood. Natatandaan na rin ako niyan. Kasi halos yata, every time na magkikita kami, hindi ko kasi matiis na hindi makapagpa-picture. Nagpapa-picture na ako sa kanya, tapos nagpapa-video greet ako. Minsan nga guys, pag birthday ko, pinapa-video greet ko yung sarili ko. Tapos alam niya guys, isang tip ko sa inyo, pag kunyari nasa mall show kayo, pag nagpa-fangirl kayo, nasa mall show kayo, o kaya kung saan, kung makikita niyo yung artista, ano, pag hawak niyo yung camera niyo, huwag na kayong mag-photo. Video na lang kasi, at least yun. Pag photo kasi, kunyari, syempre, di ba, pag nakita mo yung artista, minsan na, parang na-excite ka, tapos, madalas kasi yung mga artista, pag makita mo yan, parang, matataranta ka, o kaya mabilisan lang yan, di yan yung pag nagpa-picture ka, ipopost pa kayo ng matagal na ganyan. At least, sure yun, screenshot mo na lang, ganyan. Para may reserva. Tapos, ito naman, Miss Pia Words back. Yan guys, yung picture namin na yan is nung nag-teleton kami sa Marawi. Basta yung tungkol sa Marawi yun guys. Pagkatapos namin mag-teleton, nakita namin sila dun sa may hallway si Pia Words back. And sobrang bait din yan guys. Talagang hindi ka maiilang sa kanyang magsabi, magpa-picture. Tapos ang ganda-ganda, tapos ang tangkad. Alam mo yun, yung mga ganung feature ng artista. Tapos syempre, tapos Miss Universe 2015 pa. Talagang pag nakita mo sila yung ang ganda nila, ang ganda sa personal.
Tapos hindi mo talaga may iwasang hindi ma-amaze. Magpa-fangirl ka talaga. Yung pag nandiyan na sa harapan mo yung artista, syempre, parang hindi mo na rin naman matiis na hindi ka magpa-picture. Kaya, ayun, picture-picture din. Tapos isa pa, ito pa guys, isa sa talagang hindi ko rin makakalimutan na fangirl experience ko, yung na-meet namin si Liza Soberano. Here! Yan! Ayan naman guys, nagtutut-brush kami yan sa 14th floor yata o 13th floor. Tapos, pagtas namin mag-toothbrush, sakto naman na nag-CR siya. Na actually, nag-toothbrush kami na tapos pumasok siya dun sa loob ng CR. Tapos, ayun, sobrang bait guys. As in talaga, sobrang bait. Hindi ka talaga may ilang sa kanya magpa-picture. Tapos, ang ganda-ganda. Next one is, ito guys, si Sir Robin Padilla. Kasi dati, one time kasi, hiniram ako sa mag-field cashier sa isang palabas nila. Tapos, guys, sobrang bait talaga nito. Sobrang bait niya talaga, guys. As in, yung pag-inisip mo, kunyari, syempre, artista siya, syempre, parang may ilang ka sa kanya lumapit siya, guys. Hindi ka talaga may ilang sa kanya. Kasi siya talaga yung nag-approach, parang, magandang umaga, ma'am. Ganyan, siya pa yung unang gigreet sa'yo. Tapos, pagkatapos ng araw, pagtapos na ng buong araw na taping, ma'am, maraming salamat. Ganyan, talagang magpapasalamat siya sa'yo. Tapos, babati siya sa'yo. Sobrang bait. As yung nagpaalam ako dun sa andin niya kung pwede magpa-picture. Tapos, si Sir Robin talaga yung kumuha ng cellphone ko. Tapos, siya pa yung nag-selfie. Ganyan, tapos, nag-video pa nga. Meron pa nga kaming video nun, hindi ko lang makita. Nag-video pa nga kami nun na siya yung may hawak yung niya. Nakatawa. Sobrang ambait-bait. Tapos napaka-down to earth. Ito naman with Sir Aga Mulak. Ito guys, yung picture namin na to is pauwi na ako nito eh. Tapos nakita naman namin siya. Parang kasagsagan nun ng, ay, parang may show sila niya na Seven Sundays, yan eh, yung nag-guesting sila niyan. Ito, sobrang bait talaga nito. Ito guys, isa to sa, ano, parang antagal ng artista, pero ang humble-humble talaga. Ang humble-humble, tapos napaka-jolly. Parang lagi lang siyang nakasamay, hindi ka may ilang ganun. Ito, Miss Sarah Labati. Ayan, guys. Sobrang bait din yan. Tapos, parang lagi siyang nakasmile. Kasi yung, alam nyo, guys, dati, ano, super pagpa-fangirl ko sa kanya. Pag may show siya noon, aabang ko talaga sa TV. Tapos, ano, one time, natananood yata ko noon ng Mini to Win It. Na naglaro siya. Tapos, as in, nasa TV lang ako nun, pero pag naka-cheer talaga ako, feeling ko talaga naririnig niya ako. Sobrang fan ako nito, guys, since starstruck days pa. Kasi yung professor namin na isa, pinsan siya ni Sarah Labati. So, nung finals ng starstruck yata yun, binigyan niya kami ng ticket para siyempre, support kay Sarah Labati. Ganun. Tapos, and last for now, si Daniel Padilla. Ito, si Daniel, ano eh, halos may similarity sila ng attitude ni Robin Padilla. Ano, yung hindi ka may ilang sa kanila lumapit. Tapos, ano, yung pag nag-usap kayo, kaya pag kunyari, magkaharap kayo, kaya pag nakipag-usap sila, parang hindi mo ma-feel na artista sila. Pero yung, ano, yung way nila ng pakikipag-usap sa'yo, parang, ano, parang ang cool lang, na parang magkakilala na kayo, matagal na kayong magkakilala, ganon. Tapos, ang pogi talaga niya sa personal, guys. Tapos,
sobrang ano, nakakatuwa kaya mag-fan girl, as in yung pag-fan na fan ka talaga, pupunta ka pag may concert sila, o kaya may mall show, o kaya may palabas sila sa TV, o kaya kung ano-ano pa man na guesting, talagang aabangan mo talaga sila kung gusto mo silang mapanood, support talaga, ganun. Tapos pag may mga bashers, sila talagang affected ka din, ganyan. Guys, sino ba nakaka-relate sa inyo? Comment down below kung isa din kayo sa mga super fan na pag, syempre pag binabash yung idol nyo, parang nagtitimpi lang kayo, pero parang gusto nyo rin sumagot dun sa mga comments dun, tapos gusto nyo rin sila ipagtanggol, syempre. Ayun guys, may part 2 pa tong topic natin na to guys, at mag-feature pa ako ng mga ibang fangirling experiences sa ibang mga namit ko na or na nagkaroon ako ng chance makapagpa-picture. And ayun, comment down below guys kung sino yung mga idol nyo, kung pareho, may pareho ba tayong idol, kung fan din ba kayo ni Ronnie Alonte, fan din ba kayo ni Sara Labati or ni Liza Soberano. Comment down below para next video ko mapagkwentuhan natin, and kung sino yung idol nyo, para next time, pag nangyari, nagkaroon din ako ng chance na makapagpa-picture sa idol nyo, makwento ko rin sa inyo and ma-share ko rin sa inyo yung feeling. Ayan, may ba? Basta nakakatuwa yung feeling na excited ka makita yung idol mo, tapos pag nandyan na, may time na gusto mo nang lumapit, pero may ano, parang yung kabog ng puso mo ang bilis-bilis na ninenervous ka na, naghahalo-halo na. Nagigets niyo ba yung feeling na ganun guys? Yung parang natetense ka, tapos hindi ka makapaniwala nandiyan sa harap mo, tapos madalas pa nga pag ganun eh, sobrang excited mo eh. Pag nagpa-picture ka, pag tingin mo sa picture, blurred pala. Next time, mag-share ulit ako sa inyo ng mga tips ng fan girl, as in tips. Wala, hindi naman as in tips talaga. Mag-share ako sa inyo ng mga, ano, na fangirling feelings. Ganyan yung karamdam ng fan nag-upload. And that's all for today guys. At bukas o kaya sa isang araw, baka ituloy ko yung topic na to pag medyo wala ulit akong maisip na gagawin namin or maisip na topic. Pag-usapan ulit natin itong fangirling, at comment down below kung sino yung mga idol nyo guys. Next time, pag-usapan natin, mag-chikahan lang tayo, as in yung chika-chika na, ganyan, yung feeling, yung mga feelings, experiences nyo, i-share nyo din sa akin guys, para malin nyo, makapag-response din ako dun sa mga sasabihin nyo. And thank you for watching this video, and please don't forget to subscribe and click also the notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. Goodbye!